Yun, magandang araw mga kapositive. Ayan, sa mga nanonood po, please don't forget to subscribe. Yun, so today is June 3, 2020. Ayan. Maggagala ako. Joke lang. So, ang topic natin today is paano kumuha ng HPG clearance. Kasi mga kapositive, isa to sa kailangan o isa sa mga pinakamahalaga, rather, HPG clearance. Lalo na kung second owner ka. Then, bilang rider kasi, mga kapasitive, masarap sa pakiramdam na nasa pangalan mo yung ginagamit mo sa sakyan, di ba? Then, isa pa. May nabasa ulit ako sa Facebook. So, kaya ayun, papatulan ko ulit. So, ngayon, pupunta ako ng HPG na pinakamalapit sa amin. So, sa inyo naman, huwag mahihiyang magtanong. Huwag kayong mahihiyang magtanong kung saan may malapit na HPG sa inyo, di ba? A few inches later. So, ito na mga kapasitive. Yung pinuntahan tong HPG office, katabi nyo na rin yung LTO office. Reminder pala mga kapasitive, huwag na kayong mag-entertain ng fixer. No! God! Ayan, makapansin nyo naman, oh, mas okay nang sumunod tayo sa tamang proseso. Magaling ka eh! So, ano nga ba ang kailangan? Dapat i-ready mga papeles. Ito, based to sa experience ko. So, number 1, ORCR na Xerox. Number 2, deed of sale na may legit notaryo. Xerox din. Number 3, dalawang valid ID ng dating owner na may tatlong pirma. Pero Xerox din yun. Then number 4, yung valid ID mo o valid ID ng kukuha. Ako, gaya ko, valid ID ko. Xerox din. Yung mga papeles na yon, ipapasa mo siya sa window ng HPG. Then, intayin mo i-check ng personnel yung mga papeles. Kung ano naman, may mali or kulang, sabihin naman kagad sa'yo. After ma-check, bibigyan ka ng resibo. Yan. Yung resibo naman na yan, yan yung babayaran mo sa land bank. So, eto na. Eto na yung bayaran. Then, dito naman sa land bank, yan. Pilapan mo yung resibo galing HPG. Tapos, ready mo na yung 300. Yup, 300 pesos. Walang labis, walang kulang. Bukod doon, maghanda ka. Hindi ng bariya. 2 hours later. Maghanda ka rin ng mahabang pasensya. Dapat maari agahan mo. 3:28 AM. Or kung may alam kang land bank na magsi ang pila, ikaw bahala. Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan eh. Anyway, natapos din naman tayo. Tiyaga lang mga kapasitive. So, okay na. Nakapagbayad na tayo ng 300 sa land bank. So, balik ulit tayo sa HPG para sa stencil. Pagbalik sa HPG, mga kapasitive, ipasa uli yung papeles sa window. Kasama na yung resibo galing land bank na katunayan, paid ka na. Bayad ka na. Then, intayin mong matawag yung pangalan mo. Kaya kita pinatawag. Para naman yun sa stencil. Yun yung alam ko. Pero tawag nila doon, macro daw. Yan. Kilala kong kaliskis mo, oy. And pictorial, yeah, joke. Picture for documentation para sa HPG yun. Tapos, wait uli para ibigay yung claim stub. Yung claim stub, dun mo malalaman kung kailan release ng clearance. So sa akin, yung papeles ko, June 5, 2020 yung release. Kung krami siguro, malamang makukuha mo agad. One day process. 2 days later. So, ito na mga kapasitive. Excited na ako makuha yung HPG clearance ko today. Ayan. Sana po nasundan nyo yung mga proseso sa papeles, pati yung babayaran. Nga pala, nalimutan ko banggitin. Sa stencil, nag-abot ako ng 100. So, sumo total, 300 sa land bank. Then, 100 naman sa stencil. Yun lang yung mga binayaran ko nung June 3. So, dito naman sa HPG, wala naman. Maghihintay lang sa release. So, ayan mga kapasitive, nandito na ako. Excited na ako. Habang busy sila, sasalis tayo. Chief, morning, kukuha po ng clearance. Ano ba? Anong clearance? Yung motor? Oo. Naman. Dito ka na po.
So yun. Sa wakas mga kapositive, nakuha ko na rin yung clearance ng motor ko. Yan. Para po sa hindi nakakaalam, ang HPG clearance po is proof na walang hit, hindi naka-alarm o walang violation yung sasakyan. Ibig sabihin, hindi ninakaw. Oh no! Walang pending cases sa HPG. Maganda na rin ipacheck lalo na kung second hand owner ka gaya ko. Ayan, second hand kasi yung motor ko eh. Then, isa rin to sa requirements ng LTO para mailipat ko na sa pangalan ko yung motor ko. Yan yung next topic natin, mga kapasitive. Change of ownership and registration. Sa LTO naman yan. So, sana po nakatulong yung video na to, mga kapasitive. Thank you for watching. Don't forget to subscribe kahit wala na yung bell button. Joke lang. Again, salamat po. Yan.